Napaaga nga ang gising namin papuntang grotto. Kaya kung mapapansin nyo, 3:15 AM pa lang naglalakad na kami palabas ng kalsada. Dahil nga sa sobrang aga naming nagising, ayan, napataksi kami nang wala sa oras kasi halos wala talagang masakyan ng oras na yan. Nung pagkababa nga namin ng taxi, umakyat agad kami sa overpass. Sa overpass, kailangan mong tumawid para makasakay ka ng papuntang Quezon Avenue. Pagdating namin ng Quezon Avenue, umakyat ulit kami ng overpass para naman bumaba sa sasakyan papuntang Tongko Grotto. Grabe ang hirap namin talaga kasi sobrang aga pa lang ng pag-alis namin. So ayan, nakasakay na nga kami ng papuntang Tongko Grotto. Grabe ang bilis ng bus, sobrang bilis. Dahil nga sa sobrang bilis ng bus, wala pang isang oras nandun na kami. Dahil nga sa bilis, inaalog-ataan siya ng mga anak ko at nagutom na, kaya nag-aya na sa Jollibee. Pero syempre, tipid pa rin tayo, kaya alam nyo ba, nagbabaon talaga ang nanay ko ng kanin para hindi na kami bibili. 600 nga lang ata ang nabayaran namin dyan dahil ginamit pa namin ang senior ID ng nanay ko. After nga namin kumain, ibumili na din kami ng dasal na at kandila. Tapos, sumakay na din kami dito sa terminal ng Toda, 10 pesos each. Pagkababa nga namin ng tricycle, konting lakad na lang, i-entrance na dito sa Holy Cross. Pero need din ng checkpoint, babae at lalaki ay hiwalay sa pila. Check din nilang mabuti kung ang mga laman ng mga bag ng bawat isa ay walang mga matitilos na bagay. Nakita ko nga doon sa katabi ko, ultimo makeup at chani, i-chine-check nila. Kung mapapansin nyo, marami din dito sa loob na sasakyan, mga tent at mga nakalatag na mga plastic. Pwede din kasi ditong mag-camping. Overnight ba? Guro, kahapon pa sila dito. Pinipilahan kasi dito ang Station of the Cross at lalo na ang Holy Water. Ramihan dito ay mga namamanata. Kung baga taon-taon silang nandito at dinadasal lang kanilang panata. Di man kami laging nandito, talagang sinigurado ko nga ngayong taon na makapunta kami para makainom na din ng Holy Water at makapagnilay-nilay na din. Siyempre, pupuntahan din natin ang Station of the Cross para maranasan naman natin ang hirap ni Jesus simula umpisa hanggang wakas. Mabalikan man natin ang mga dinanas niya para iligtas tayo, para makita natin muli kung paano siya pinahirapan at nagdusa. Pre, makikita din natin dito ang kanyang muling pagkabuhay. Sa part 2 nga, ay maipapakita ko dito sa inyo ang Station of the Cross.